Ang Ukraine ay malapit na umanong bigyan si Russian President Vladimir Putin ng isang malaking kahihiyan dahil patuloy umanong nahihirapan ang kanyang mga sundalo na pigilan ang mga ginagawang counterattacks ng Ukrainian military malapit sa Kyiv. Iniulat na mga Ukrainian forces ay patuloy na nagsasagawa ng mga counterattacks sa kanluran at hilagang bahagi ng Kyiv na naging dahilan naman upang unti-unting umatras ang mga sundalo ng Russia. Ayon sa mga kumakalat na balita, ang Ukrainian Armed Forces ay nagsimula ng targetin ang mga supply lines ng Russia na kasalukuyan umanong naka-assign malapit sa Kyiv. Sinabi ng isang analista sa Sky News Australia na mga Russian troops at si Vladimir Putin ay malapit ng matalo sa Northern Front ng Ukraine at isa umano itong malaking kahihiyan para sa leader ng Kremlin. Sinabi rin ng analista na posible pa rin matalo ang Ukraine, ngunit iginit niya na mayroon siyang nakikitang mga palatandaan ng Ukrainian military ay malapit ng magtagumpay dahil unti-unti umano nitong napipigilan ang ginagawang advancement ng mga Russian troops sa Kyiv. Iniulat din umano ng Ukrainian military ay nagsagawa ng isang aktwal na counterattack sa likuran ng mga Russian troops at malapit na rin umanong maputol ang lahat ng supply lines ng Moscow dahil sa patuloy na ginagawang pambobomba sa mga Russian vehicles na nagdadala ng mga pagkain at mga bala. Kinumpirma naman ng Ministry of Defense ng Britain ang ginawang counterattack ng Ukraine. Sinabi rin ng Pentagon spokesman na maraming mga Russian na sundalo ang nagdurusa ngayon dahil sa gutom at frostbite. Sa katunayan, naglabas ang Ukrainian intelligence kahapon ng audio ng isang Russian officer mula sa isa pang front na nagsabi na kalahati sa kanyang mga sundalo ang nakakaranas ng frostbite at mukha umano itong magkahalintulad sa ginawang palpak na pagsalakay ni Napoleon sa Russia. Iniulat ito habang hinimok ni Boris Johnson ang kanilang mga Western allies na ipagpatuloy ang kanilang suporta sa Ukraine. Samantala, nakatakda rin umanong magpadala ang Britain ng libo-libong mga missiles sa gobyerno ng Kyiv habang si Johnson ay bumibiyahe sa Brussels para sa isang pagpupulong ng mga leaders ng NATO at G7 tungkol sa sitwasyon sa Ukraine. Gagamitin din ni Boris Johnson ang pagbisita upang ilatag ang mga detalye tungkol sa isang bagong support package para sa Ukrainian military kabilang na ang planong pagpapadala ng karagdagang 6,000 mga missiles na binubuo ng mga anti-tank at high explosive na weaponry. Magbibigay din ang United Kingdom ng karagdagang £25 million mula sa Conflict and Security and Stabilization Fund ng Foreign Office ng bansa upang makatulong sa pagbayad ng sweldo sa mga Ukrainian na sundalo at piloto na nakikipaglaban sa mga Russians. Samantala, iniulat na dumanas na naman si Vladimir Putin ng isang malaking dagok habang patuloy na nakikipagdigma ang kanyang mga sundalo sa Ukraine dahil itinigil umano ang produksyon ng isang major Russian tank manufacturer. Makalipas ang ilang linggong pagsalakay ng Russia sa bansang Ukraine, nagkaroon ng maraming ulat tungkol sa mga nakikitang kahinaan sa ginawang advancement ng Moscow. Sinabi sa report ng pinakabagong dagok na nararanasan ngayon ng Kremlin ay ang paghinto sa produksyon at pagkumpuni sa mga Russian na tangke. Itinuro ang dahilan sa kakulangan ng mga available na supplies na mahalaga para sa maintenance ng mga military vehicles ng Russia. Nakikita naman ito ng ilang eksperto bilang isang tagumpay para sa mga Western countries na kung saan nagpataw ng mga parusa sa Moscow. Ayon sa report ng General Staff ng Armed Forces of Ukraine, sinabi nito na ayon sa kanilang nakuhang impormasyon na may problema ngayon ang Russia dahil sa kakulangan ng supply ng ilang mga foreign-made na components at bilang resulta, sinuspende ng Uralzavod Corporation at Chelyabinsk Structure Plant ang kanilang operasyon.
Ang mga kumpanyang ito ay dalubhasa sa paggawa at pagkumpone ng mga tangke at iba pa mga armored vehicles para sa mga pangangailangan ng armed forces ng Russian Federation. Sinabi naman ng isang media outlet na Nexta na mga nasabing kumpanya lamang ang may kakayahang gumawa ng mga tangke para sa Russia. Noong nakaraang buwan, inihayag ng Foreign Secretary ng United Kingdom na si Liz Truss na ang dalawang Russian tank manufacturer ay kabilang sa mga pinatawa nila ng sanction. Dumating ang ulat na ito habang ang Russia ay pinaniniwalaan na inihahanda na ang kanilang malakas na air power na kung saan sinabi ng ilang mga eksperto na hindi umano masyadong ginamit sa digmaan. Ang isang long-time na reporter ng Russia na si Ben Aris ay nag-post sa Twitter at sinabi niya na ang digmaan sa Ukraine ay papasok na sa Phase 5 habang ang Kremlin ay nagsisimula ng gamitin ang kanilang mas malakas na air power. Si Vladimir Putin, ayon kay US President Joe Biden, ay kasalukuyang nasa isang mahirap na posisyon at nagulat umano ang leader ng Kremlin sa antas ng pagkakaisa ng mga Western countries laban sa ginawang pagsalakay nito sa Ukraine.